Patuloy pa rin ang naitatala ng P-Box kung saan ay may paiba-ibang sukat ang naitatala ng plume na lumalabas dito nga sa Bulkang Taal, kung saan ngayong araw ay umabot naman ito sa 900 metro ang taas ng katamtamang pagsingaw nito. Ito ay napapadpad patungo dyan sa Hilagang Kanluran ayon sa P-Box. At nananatili pa rin sa apat na volcanic earthquake ang naitatala ng DOST P-Box sa loob ng nakalipas na 24 oras. Kasama po dyan ang isang volcanic tremor kung saan ito ay nagsimula pa noong July 16 sa ganap na alas 12 gis ng madaling araw. Umaabot pa rin sa 5,887 tonelada ang naitatalang pagbuga naman ng sulfur dioxide o itong asoprin na kumakawala sa bunganga ni Bulkang Taal. At ito ngay huling nasukat pa noong July 12, 2023, kasabay niya na ang may upwelling na mainit na volcanic fluids kung saan ito'y nagbumula dyan sa main creator. So ito yun ang lumilikha ng pag kung kaya't nagkakaroon ng mausok sa kapaligiran ng Bulkang Taal. So ito ay sanhi ng upflowing na mainit na volcanic fluids na nagmumula dyan sa main creator lake ni Bulkang Taal. Samantala, sa ground deformation naman ni Bulkang Taal ay nananatili pa rin ang pamamaga sa hilagang bahagi ng Taal Volcano Island. Sa ngayon po ay nananatili sa alert level 1 ang antas pa rin ni Bulkang Taal kung saan patuloy na pinapaalalahanan ng DOST P-Box at ng ating mga otoridad, ng ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na ito na pinagbabawalan sila na pumasok sa Taal Volcano Island or kumbaga bawal silang tumawid simula dyan sa landmass patungo po doon sa isla ni Bulkang Taal. Sila po ay patuloy na pinapagbawalan at pinapaalalahanan ng ating mga otoridad at DOST P-Box, lalo na po maging doon sa pagpunta nila sa main creator ng Bulkan at doon po sa Daang Kastila Fissure. Lalong-lalo na po ang pamamalagi sa lawa ng Taal, ito ay mahigpit na ipinagbabawal at pinapaalalahanan ng ating mga otoridad ang ating mga kababayan dyan. Maging yung mga piloto na nagpapalipad po ng iba't ibang uri ng sasakyang panghimpapawid ay patuloy na pinapaalalahanan na huwag po muna sila magpalipad ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid dyan po sa tapat ni Bulkang Taal upang sila po ay makaiwas at hindi po sila maapektuhan ng biglaang pagputok ng steam o phreatic explosion, volcanic earthquake, manipis na ashfall, pag-ipon o pagbuga ng mga nakakalasong gas na nagbumula dyan kay Bulkang Taal. Bago po tayo magtapos mga katropa, isang paglilinaw lang po, ang inyo pong napapanood na video ay hindi po ito kasalukuyang kuha ngayong araw. Ito po ay ginamit lamang natin upang tayo po ay may background view dito po sa ating ginagawang pag-voice over ng update sa kaganapan po na inilalabas ng P-Box araw-araw. Magandang araw, maraming salamat, paalam.